Panginoon ay darating. Ang pag-ibig niya ay magniinig. Sa harap ng altar, kami lumalapit, maawit ng masayang papuri. Sa harap ng altar, kami lumalapit, maawit ng masayang papuri. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig niyang Diyos Ama, ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga mga kapatid. Sa araw na ito, patuloy tayong magpasalamat sa lahat ng biyayang kaloob ng Diyos sa atin at ang pagkakataon upang patuloy tayong magsimula at linisin ang ating mga puso. At upang tayo maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, habang idinudulog natin ang mga intensyon sa misang ito, ang ating mga personal na kahilingan at yung mga humihingi ng panalangin, buong kababaang loob na aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi ng kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na loba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami maging masigasig sa paghihintay sa anak mong darating. Sa kanyang pagkatok, siya naway aming mapatuloy, sabagat siya ang pinananabikan namin sa aming pagdalangin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang pangitain ni Isaías na anak ni Amos tungkol sa Huda at sa Jerusalem. Sa mga huling araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ng Panginoon ay mamumukod sa taas sa lahat ng bundok. Daragsa sa kanya ang lahat ng bansa. Ang maraming taong lalapit sa kanya ay magsasabi ng ganito, "Halikayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas. Sapagkat sa Sion magmumula ang kautusan at sa Jerusalem ang salita ng Diyos. Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng kapayapaan. Kung magkagayon, gagawin na nilang sudsod ang kanilang mga tabak at karit ang kanilang mga sibat. Wala nang magsasanay sa pakikibaka at mawawala na ang mga digmaan. Halikayo sa bahaya ni Jacob at tayo'y lumakad sa liwanag ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, "Sa bahay ng Poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuan lungsod nitong Jerusalem." Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Yung Jerusalem, kay ganda ng anyo, maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon
ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang hangad, ang poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang kapayapaan itong Jerusalem, sikaping ang poon, yaoy idalangin. Ang nangagmamahal sa iyo'y pagpalain, umayapa nawa ang banal na bayan at ang palasyo mo ay maging tiwasay. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Dahilan sa aking kasama't katoto, sa'yo, Jerusalem, ang sabi ko'y ito, ang kapayapaan laging sumaiyo, dahilan sa templo ng Poon, ating Diyos, ang aking dalangi, umunlad kang lubos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Alinat kami sa gibin, Panginoong Diyos namin, manunubos na manining. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, pagpasok ni Jesus sa Kapernaum, lumapit at sang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya. Ginoo, ang alipin ko po'y na paralisis. Siya'y nakaratay sa aming lubhang nahihirapan. Paroonan ako at pagagalingin siya, sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, Ginoo, hindi po ako karapat dapat na puntahan pa ninyo ang aking bahay. Sabihin lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at ako naman ay may nasasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo at sa iba, halika, siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito at ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, sinasabi ko sa inyo na hindi ako nakatagpo kahit ng isang Israel ng ganitong kalaking pananalig. Tandaan niyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at buhat sa hapag na kasalo nina Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Uli, magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Alam niyo po, natutuwa po ako dahil mayroon po tayong tinatawag na liturgical season or liturgical cycle. At ngayon po, tayo po ay nasa Adviento. Nakatutuwa pong isipin na ang Adviento ay isang
panahon kung saan ipinakikita po sa atin na dapat tayong maghanda, dapat tayong umasa at taglayin ang kagalakan sa ating puso. Bakit ko po sinasabi po ito? Yung po bang sinasabi po sa iyo na sa kabila ng marami mong regrets sa buhay, binibigyan ka ng pag-asa na magsimula muli. Ang Adbyento ay panahon para simulan muli ang mga gawaing nagkamali tayo. Mga kapatid, dito po ay nilalarawan ngayon ng centurion o ng kapitang ng sundalong ito. Pinakikita niya po ang kanyang pananampalataya. Mayroon po tayong tinitignan dito at ang tinitignan natin ay ang authority ng dalawa. Una, ang authority itong kapitang ito. Mayroon po siyang mga kawal at ang kawal pong ito ay sumusunod sa kanya. At gayon din naman kung paano sumusunod ang kawal sa kanya, siya rin naman po ay mayroong sinusundan. Mayroon pang mas higit na autoridad na dapat niyang kilalanin. At dito naman, ang isa pong authority ay ang authority ng ating Panginoong Jesus Nazareno. Ang kanyang mapagpalayang kapangyarihan, ang kanyang kapangyarihan taglay. At dito sa diwa po ng ating pong tinitig ng mga kapangyarihan, napakaganda pong isipin na ang authority po pala ay dapat na mayroong tinataglay. At kapag tinigdan po natin, ang taglay pong authority o kapangyarihan ng mga ito ay nagmumula at hango sa pagkilala ng kababaan. Ang kawal pong ito, ang kapitan pong ito. Bago po siya lumapit kay Jesus, kinilala niya na po na siya ay walang kapangyarihan sa harapan ni Jesus. Kung kaya naman, ang kanyang paglapit ay pagpapakumbaba na dudulog siya kay Jesus para sa kanyang alipin. Alam niyo po, makatao po itong kawal pong ito eh. Bakit po? Imagine, wala naman siya kung may sakit yung alipin niya. Eh ano ba? Ngayon, kung mamatay ka, wala akong paki. Alipin ka lang eh. Pero sa pagkakataon pong ito, yung pong kanyang kasambahay, yung pong kanyang alipin, binigyan niya po ng pagpapahalaga. At ngayon, ginamit niya po ang pamamaraan kung saan siya po ay lumapit sa isang taong may autoridad at kinilala niya ang kapangyarihan ni Jesus. Bagamat alam niya po sa kanyang sarili na siya ay hindi karapat-dapat. Alam niyo po, ang mga Hudyo, ang mga tinatawag nating pagano, Gentiles, ay hindi po dapat magsama. Pero ang pagdating po ni Jesus ay lumalarawan ng tinatawag na pagkakaisa. Ang dating hiwalay dahil po sa pagtanggap kay Jesus ay nagiging isa. At ito po ang bunga ng tinatawag na kababaang loob at pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya paglapit po nitong kawal pong tong kay Jesus, ang sabi niya, hindi ako karapat-dapat. Para bang tayo? Hindi po tayo karapat-dapat na pumunta sa simbahang ito. Hindi po tayo karapat-dapat na kilalanin ang poong Jesus Nazareno. Pero narito po tayo. Bakit? Kasi naroon po yung kababaang loob po natin, naroon po yung pagkilala po natin. Kung ganun, mga kapatid, kapag tinitignan po natin ang kapangyarihan ng Diyos, nagkakaroon lamang ng kapangyarihang lumukob ito sa atin kung kinikilala natin ang hindi natin pagiging karapat-dapat. Kaya ang sabi po nitong kapitan pong ito, hindi ka na po kinakailangan pumunta sa aking tahanan dahil ako'y hindi karapat-dapat. Ngunit sa isang salita mo lamang, magaganap ang lahat at gagaling ang aking alipin. Nagulat si Jesus. Bakit po? Dahil sa pananampalatayang ipinahayag ng kawal pong ito, kung kaya naman nakamit niya ang kanyang naisin at napagaling ang kanyang alipin. Mga kapatid, minsan ang dami nating inuusan ng mga salita, mga panalangin, lahat ginagawa natin. Ngunit para bang bakit? Hindi yata umepekto ang dasal ko. Ano ang kulang? Saan? Anong gagawin ko? Siguro po pagkakataon po nating tignan natin ang halimbawa ng kapitan pong ito.
lumapit po siya kay Jesus, kinikilala na siya ay hindi karapat-dapat. At ngayon, ang pagtanggap ng hindi niya pagiging karapat-dapat, dito nagsimula ang tunay na encounter, ang tunay na pagbabago. Kaya, pagdating ng kanila pong tinatawag na encounter, nagkaroon ng kagalingan ang kanyang alipin. Sa buhay po natin, kinakailangan po nating kilalanin ang ating hindi pagiging karapat-dapat. Kapag sinabi mo po kasi, I am worthy, ito na ang simula ng paglayo mo sa Diyos. Ngunit kapag kinilala mo na ikaw ay hindi karapat-dapat, ito ang sandali na nagdadala sa iyo upang makaisa ang Diyos. Sa yugto ng ating pong pagbasa, sinasabi po sa atin ngayon ang isang panibagong simula, ang isang tamang pamamaraan para lumapit sa Diyos. Kilalanin mo yung kasalanan mo, tanggapin yung pagkakamali mo, idulog mo sa Panginoon pagsisihan mo, at sa iyong pagsisisi, bumalik ka sa mga taong nagkaroon ka ng pagkakasala at alamin mo kung paano ka dudulog sa Diyos. At ngayon, kapag natanggap mo ang kasalanan mo, maging makababa ka, magpakababa ka, at sa iyong pagpapakababa, doon magsisimula ang kapangyarihan ng Diyos. Every Mass po is an experience natin sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya kapag tumatanggap po tayo ng yung banal na pakikinabang, anong ginagawa natin? Bago mag-communion, anong sinasabi natin? Panginoon, hindi ako karapat-dapat, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ito po ay pagtanggap na si Jesus ang may kapangyarihan at hindi tayo. Ito rin ay pagkilala ng ating kababaan at sa kapangyarihan ng Diyos. Sa araw na ito, mga kapatid, tayo na. Hayaan po nating ibulong natin sa ating puso, ipahayag ng ating kaluluwa at buhay na tayo ay hindi karapat-dapat ng ang kapangyarihan ng Diyos ang siyang mangibabaw. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pagpasok natin sa panahon ng Adbyento, idalangin natin sa buong puso ng Diyos ang ating Ama ang pagkakataon nito na may bagong simula ng biyaya na mabunga ng pakikinabangan na para sa atin. Ang ating itutugon, Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa simbahan, naway makapaghatid ng liwanag ng Ebanghelyo sa buong sangkatauhan. Manalangin tayo. Diyos ng awa, tinggin mo ang aming panalangin. Sa ating sariling buhay, naway maipakita natin sa mga nangangailangan ang ating tulong na pag-ibig at habag, katulad ng ipinamalas ng kapitan ng mga sundalong Romano sa kanyang utusan. Manalangin tayo. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang unawain at tanggapin ang mga taong iba ang lahi at pananampalataya kaysa sa atin. Manalangin tayo. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Sa kanilang pagdurusa, ang mga matatanda, mga nangungulila, at mga may sakit, naway paginhawahin ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kapatid nating na mayapa na, naway makatagpo ang Panginoon na pinananabikan nilang makapiling. Manalangin tayo. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin.
Ama namin Diyos, tulungan mo kaming lumago sa pagkakabagin at magbigay ng pag-asa sa lahat ng nakatanda upang palad namin. Ilapit nawa kami sa panahong ito ng Advento sa iyo at sa isa't isa, habang masaya naming hinihintay ng may buong pag-asa ang pagdating ng iyong anak, ang aming tagapagligtas na Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, manalangin kayo pang ating paghahain na maging kalulugod sa isamang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayong pamanay amin ang pinakikinabangan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at isipan. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya kinayang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa ganyan lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang mga pangako niya ang kapanapanabik ay inaasahan namin lubos na makakamit. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago siya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo. Pinaghati-hati yun, iabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Ganon din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo. Inabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bagot walang hanggantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin.
Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kay nialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat mo kami tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, lahat ng mga pari, mga riyoso, diakono, at ang intensyon ng iyong bayan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ay ng Diyos, ng kabiyak niyang puso si Jose. Kaysa ng mga apostol, lahat ng mga banal, San Juan Bautista, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin pagpupuri sa kararangal mo sa umagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at turo ng mabathalang aral, ating Panginoong Jesucristo, pahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagaluban kami ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, layo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurian magpakailanman. Amen. Mga kapatid, halin ang manalangin para sa kapayapaan. Kapayapaan sa buong mundo. Kapayapaan sa ating bayan. Kapayapaan sa ating tahanan. Kapayapaan sa ating puso. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagaluban kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang sa kanya'y patuloy na tumatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister.
Sumunod po tayo. Puso'y naghihintay sa iyo, O Jesus. Buhay handa na sa iyong pagdating. Ikaw ang pag-asa at ang kaligtasan ng mga dukha at ng makasalanan. Ang pangako mo sa amin ay tutuparin sa lahat ng mga bansa at mga lupain. Puso'y naghihintay sa iyo, O Jesus. Buhay handa na sa iyong pagdating. Ikaw ang tag-asa at ang kaligtasan ng mga dukha at ng makasalanan. Tayo'y magalak sa puon na darating. Kapayapaan atin ang makakamtan. Puso'y naghihintay sa iyo, O Jesus. Buhay handa na sa iyong pagdating. Ikaw ang pag-asa at ang kaligtasan ng mga dukha at ng makasalanan. Magsipagbunyi sa hari ng Israel ang pagmamahal ay mayroong kaganapan. Puso'y naghihintay sa iyo, O Jesus. Buhay handa na sa iyong pagdating. Ikaw ang pag-asa at ang kaligtasan ng mga dukha at ng makasalanan. Announcement. Inaanyayahan po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan at lalo na po ang mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno sa ating Paris-wide Advent Recollection bukas, December 3, 2024, Martes sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan na may temang Mas Mabuti ang Pagsunod Kaysa Paghandog sa Mga Umaasa Kay Jesus. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay walang iba kundi si Reverend Father Joseph Don Saldivar, Formator San Carlos Seminary, Makati City. Makiisa po tayo. Ang lahat po ay inaanyayahan lalo ng mga may sakit
o may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na December 5, 2024, Huwebes sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating parish finance office ang Nazareno images, Nazareno medallion at Nazareno novena booklet. Paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor, Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Pagsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang ibabaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pangmagpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-iibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa nila ang iyong kasagutan nang may utang na loob na tinatanaw at pusong mapagpasalamat. Basbasan din mo ang lahat ng mga imahen, dasalan, at sampu ng kanilang mga panalangin, at lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway kami maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyong aming mga maluwalhating Panginoon, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.